Pinagpalang Lunes po muli sa inyong lahat mga kapatid at welcome po sa ating magandang balitang hali. MECQ na naman po tayo pero patuloy tayong magpasalamat sa Diyos dahil alam naman natin na lahat ng bagay ay nakakalakip-lakip sa ikabubuti ng lahat po ng sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang mahalaga po, tayo po ay manatiling ligtas sa ating pong mga tahanan at kung saan man po tayo pumupunta ay tayo po ay patuloy na protektahan natin ang ating pong mga sarili bukod po sa pag-iingat ng ating pong Panginoon. Ngayong linggong ito, tayo din po ay nasa panahon ng prayer and fasting, and I just pray na sa lahat po ng ating mga kasama po dito po sa MBT at sa lahat ng ating online services, kung kayo po ay may mga prayer request, huwag po kayong mag-atubili na yan po ay i-message po sa amin at nais po namin kayong ipanalangin sa buong isang linggong ito. Ngayong oras na ito, gusto ko pong i-share po sa inyo yung relationship matters at ito po ay mapag-aaralan natin sa buhay po ni Philemon at saka sa buhay po ni Paul. Sa atin po, gaano kahalaga ang relationship? Ayon po kay Dr. Maxwell, ang sabi po niya ay bago mo daw hingin ang kamay ng isang tao, kinakailangan abutin mo muna ang kanyang puso. At pag naabot mo yung kanyang puso, sigurado kahit tingin mo yung kanyang kamay, ibibigay din. Ito po ay pagbibigay po ng emphasis sa kahalagahan po ng relationship. At dito po sa buhay po ni Paul at saka po ni Philemon, makikita po natin kung gaano po naging malaking, kung ano yung naging papel po ng relasyon sa kanila pong buhay. Pag narinig po natin yung salitang o yung pangalan na Philemon, ang ibig sabihin po nito ay affectionate, loving. Diyan po nanggaling yung salitang phileo, ibig sabihin pag-ibig sa isang kaibigan o ng isang kaibigan. Si Philemon po ay isa po sa mga anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. At si Paul po at saka si Philemon ay naging devoted friend. Sila po ay naging isang matalik na magkaibigan. So si Philemon po ay kilalang isang Kristiyano at marahil siya po ay kaanib sa iglesia sa Colossus. Siya rin po yung employer o yung amo ni Onesimo o Onesimus, isang takas na alipin. Bakit siya tumakas? Kasi pinagnakawan niya si Philemon at siya po ay pumunta sa Roma. So siguro itong si Philemon po ay mayaman din, no? So habang nakabilanggo si Pablo, nakilala siya ni Onesimus o ni Onesimo at naging malalim ang kanilang relasyon bilang ama at anak sa pananampalataya. Kaya ito pong Book of Philemon, ito po ay sulat ni Pablo kay Philemon at isang pakiusap sa kanya, natanggapin niya ang dati niyang alipin na si Onesimo, hindi lamang bilang isang aliping kanyang pinatawad, kundi bilang isang kapatid na Kristiyano. So dito, makikita natin mga kapatid yung kahalagahan po ng relationship bilang isang magkapatid at bilang isang magkaibigan. Magkapatid sa pananampalataya, magkaibigan, ganun din bilang magkamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Tayo po siguro, marami tayong friends sa FB, di ba? Pero hindi po natin maituturing na lahat po ng FB friends natin ay close friends or devoted friends. Kokonti lang talaga yung maaaring ituturing po natin na talagang napakalapit po sa atin pong mga puso. Kaya kahit may mga sending requests po sa atin, maaaring iba hindi natin gaanong pinapansin o hindi natin gaanong napapansin o maaaring tinatanong natin ng ating sarili, pag ito ba ay naging kaibigan ko, ako ba ay makakapag-develop sa kanya ng malalim na relationship. So dito po sa buhay ni Pablo at saka ni Philemon, makikita po natin mga kapatid sa sandaling pag-aaral kung paano po nila dinevelop ang relationship. So, relationship matters. Bakit po? Number one, because relationship is built on love. Ulitin ko po, relationship is built on love. Sabi po dun sa verse 1, mula kay Pablo, isang bilanggo, dahil kay Kristo Jesus at mula kay Timoteo na ating kapatid. Para kay Philemon, ang minamahal naming kamanggagawa, devoted friends, minamahal na kamanggagawa, fellow worker in the Lord. At para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa namin kawal sa Panginoon. Sumainyunawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.
So makikita po natin dito, yung una pong principle pagdating sa relationship, ito po ay built on love. Para kay Philemon, sabi po ni Pablo, ang minamahal naming kamanggagawa. So, son in faith, anak sa pananampalataya, tapos naging manggagawa. Kita nyo po, nag-level up yung kanilang relasyon. Hindi lang niya ama si Paul sa faith, kung hindi naging co-laborer. At sabi po sa ibang translation, naging devoted friends po sila. So, bakit po sila naging devoted friends? Kasi si Philemon, noong si Apostol Pablo ay nakabilanggo pa rin, patuloy siyang dumadalaw kay Paul sa bilangguan, nagbibigay ng lahat ng kaniyang pangangailangan, lahat ng mga supply, at si Philemon, hindi po niya ikinakahiya yung pagkabilanggo ni Apostol Pablo. Kaya po sila ay naging malapit na magkaibigan. Sabi po sa verse 7, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan. Kita nyo po yung love ni Philemon kay Paul. Ito po ay nagdulot ng malaking katuwaan. Ito po ay nagre-refresh. Ito po ay nagbibigay ng kaaliwan. Sapagkat dahil sa iyo, dahil kay Philemon, dahil sa kanyang pag-ibig, sumigla ang kanyang kalooban para sa mga hinirang ng Panginoon. Birin nyo po si Apostol Pablo, no, bilang isang apostol at bilang isang pastor ng iglesia, na makita na yung kanyang mahal na kaibigan ay hindi lang sa kanya nagmamahal, kung hindi sa ibang mga tao pa rin, sa ibang hinirang ng Panginoon. At yun po ay nagbigay ng kaaliwan po sa kanya at nagbigay ng katuwaan. Mga kapatid, bilang application, sa isang pastor, katuwaan niya at kaaliwan niya na makita niya yung mga magkakapatid sa pananampalataya ay nagmamahalan. Amen? Yung mga magkakapatid sa Panginoon ay patuloy na nagtitinginan bilang tunay na magkakapatid sa Panginoon, kasi lahat naman po yan ay hinirang ng Diyos. Nagpapasigla at nagbibigay ng katuwaan sa puso ng isang lingkod ng Diyos ang makita ang pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Now, sa atin pong mga pastor, o sa amin, may mga kasabihan na ang pastor ay walang gaanong maituturing na devoted friends daw sa church o kaya ay sa ibang lugar. Pero dito, pinatunayan ni Paul and Philemon na posible pala yung love, no? Na yung anak mo sa faith ay pwedeng maging devoted friend mo. Yung anak mo sa faith, baka yun ang maging supporter mo. Yung anak mo sa faith, yan din ang magiging funder mo. Yan ang tutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. So ito yung relationship na nag-exist kay Paul and Philemon, na si Philemon yung kanyang maring yung ari-arian, yung kanyang mga bagay na meron siya ay kanyang ibinibigay, isinusupply para sa pangangailangan ni Apostol Pablo. So makikita natin dito, they became devoted friends. Tayo ba may mga devoted friends? Tayo ba may mga kaibigan na maituturing na talagang through thick and thin, kasama natin sila? Relationship is built on love. Kung walang pag-ibig, imposible ang isang malalim na relasyon. At ito'y nangyari kay Paul at saka po kay Philemon. Pangalawa, relationship is built on prayer. Verse 4, sabi po ni Apostol Pablo, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin. So, ang isang matibay na relasyon, nakatayo yan sa panalangin. Amen? So, para lalong lumalim yung relationship sa family, relationship sa mag-asawa, relationship sa kaibigan, relationship sa iyong kapatid sa Panginoon, dapat ito ay maitayo sa panalangin. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing isinasama kita sa aking panalangin. Ito, ano na ito eh, mga kapatid, normal na sa isang relationship na lagi mong isama sa panalangin. Maaari yung iba, makalimutan mo, yung ibang tao na nangingi sa'yo ng prayer request. Pero yung mga taong devoted sa iyo, yung mga tao talagang malapit na malapit sa iyo, hindi maaaring hindi mo maisasama sa panalangin, eh, di ba? Anong sabi doon sa verse 5? Sabi po dito sa verse 5, sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya pala, laging kasama sa panalangin ni Pablo si Philemon ay dahil sa kanyang pag-ibig para sa mga hinirang ng Diyos. Nakita ni Apostol Pablo ang malalim na pag-ibig sa puso ni Philemon para sa mga hinirang ng Panginoon. At yung kanyang patuloy po na pananampalataya sa Panginoong Jesus na patuloy na lumalago, patuloy na nagle-level up.
And sabi niya po sa verse 5, idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa iisang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng aking pakipag-isa kay Kristo. Now dito, ano ang application na makikita po natin? Maaari yung ating mga kaibigan, hindi natin gaano nakakasama, hindi natin gaano nakakausap. Yung mga tao na tumutulong sa atin na itinuring po natin, mga kapatid na may malalim tayong relasyon, hindi nakakausap, hindi nagkikita, o maaaring hindi gaano nakukumustahan, pero ang panalangin ang nagpapatatag sa pagsasamahan. Amen? So, mas maganda po pala ang relationship ay nakatayo sa panalangin. At ito yung dinevelop ni Paul at saka po ni Philemon, yung prayer. Amen? Pangatlo po, relationship is built on openness. Verse 8 to 16. Sabi po ni Apostol Pablo, kaya nga, bagaman bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Birhin niyo po, alam niyo sa relationship kung walang openness, eh mahirap mag-utos. Hindi ba? Kung walang malalim na relationship, mahirap mag-open. Mahirap mag-utos, mahirap sabihin kung ano po ang dapat. Pero si Pablo, kasi silang dalawa, mas may malalim na relasyon, kaya sabi niya, malakas ang aking loob na ako'y mag-utos sa iyo. May openness eh. No? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi malalim ang relationship, mahirap ngang maging open. Mahirap ngang mag-utos. Mahirap sabihin kung ano ang dapat. Bakit? Eh yung taong utusan mo, baka ma-offend. Hindi ba? Baka mag-backfight. Pwede kang ma-misinterpret. Kahit gaano kaganda yung sasabihin mo, kahit gaano kaganda yung iuutos mo, pero mahirap eh. Baka sabihin pa sa iyo, feeling close. Hindi ba ganun? Ano, close tayo? Pero yung openness, biruin niyo po, sabi ni Pablo, bilang kapatid mo kay Kristo, hindi lang tayo bilang magkaibigan eh, bilang magkapatid kay Kristo, iniuutos ko sa iyo. And verse 9, mas minabuti kong makiusap sa iyo. Yun pala yung utos niya. May pakiusap naman pala eh. Sa ngalan ng pag-ibig. So yung pag-uutos ni Apostol Pablo kay Philemon, may kasamang pag-ibig in the name of love. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya. And verse 10, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo. So ito yung pakiusap ni Pablo kay Philemon. May kinalaman kay Onesimus dahil nga yung kanyang alipin, tinakbuhan po siya o nag-run away dahil siya po ay ninakawan. Sabi niya, nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Pero yun po, si Paul po ay naging bridge pa para kay Onesimus at saka po kay Philemon. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. And verse 11 to 16, ano po ang sinasabi dito? Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimus, ngunit ngayon kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Nais ko sanang manatili sa iyo sa aking piling, upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko. Ngunit ayokong gawin yon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. So ito yung pakiusap ni Apostol Pablo. Ang kahilingan sa kanya ni Pablo para kay Philemon na patawarin at tanggapin na si Onesimus hindi bilang isang alipin kundi bilang isang kapatid. Pero niya ang sarap na pakiusap ng isang apostol, isang pastor. Kung merong nakagawa sa iyo ng kasalanan, huwag mo na siyang tanggapin kung ano mang nagawan sa'yo. Tanggapin mo siya bilang isang kapatid sa Panginoon. At ito ay pakiusap niya sa isang devoted friend. Again, mga kapatid, sasabihin ko po, mahirap magsalita sa isang tao na hindi malalim ang relationship. Ma-offend, masasaktan, mapapahiya ka, marireject ka. Pero si Apostol Pablo, ang lakas ng loob na sabihin niya, bakit po? Kasi ang kanya pong kahilingan ay hindi galing sa kanyang authority bilang isang apostol, kundi bilang isang mapagmahal na Christian friend. Amen? Kaya ho, ang openness po ay nagbibuild ng trust. The more na mag-open ka, sabi nga, mas naging bukas ka, pag naging honest ka,
eh mas magiging maganda ang samahan. At yun yung na-experience ni Apostol Pablo kay Philemon. Relationship must live in a glass house. Dapat transparent. Ganon ka-transparent si Paul kay Philemon. Iniuutos ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay merong anak sa pananampalataya at na-develop yung father and son relationship sa faith, o kahit sa isang pastor at sa kanyang mga nasasakupan, hindi mahirap sabihin na iniuutos ko sa iyo. Kasi pag malalim po ang pinagsamahan at ang pinagsasamahan, masabihin, sige po, gagawin ko. Di ba? So, kapag malalim ang relationship, nakakapag-speak ka sa buhay ng tao. In fact, pag mas malalim ang relationship, kahit anong sabihin mo, maaaring nakaka-offend, pero tatanggapin niya yan. Di ba? Buong puso niya yung papapasukin sa puso niya yung mga sinasabi mo. Bakit? Kasi malalim ang relationship. Alam niya, yung openness nagbibuild ng trust. Alam niya na love ka niya, mahal ka niya, kaya siya nakakapagsalita sa iyo. So relationship must be built on openness. Pang-apat, panghuli, relationship is built on acceptance, pagtanggap. And verse 17, di ba may pakiusap si Apostol Pablo po kay Philemon? Kaya sabi niya sa verse 17, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama. Pero niya yung pakiusap, sige, kung kinikilala mo ako na ama sa pananampalataya, kung kinikilala mo ako na pastor mo, kung kinikilala mo ako na devoted friend mo, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang sarap na pakiusap ni Pablo, ni Apostol Pablo sa kaniyang anak sa pananampalataya na merong malalim na ugnayan. Kung paano mo ako tinanggap, tanggapin mo rin siya. Okay? Ito pa ang sabi ni Pablo, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Biruin niyo po, no? Yung ginawa po ni Pablo, yung utang niya sa iyo, kung magkano man yon, sa akin mo na singilin, ako na ang magbabayad. And verse 19, akong si Pablo ang siyang sumusulat nito sa iyo. Ako ang magbabayad. All caps yan, mga kapatid. Ako ang magbabayad sa iyo. Biruin niyo po, ano, talagang kinuha niya yung responsibility. And sabi niya, hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ano yung sinasabi ni Pablo? Kasi dahil sa akin, ikaw ay nakakilala kay Jesus. Dahil sa akin, ikaw ay naging Kristiyano. Dahil sa kung ano ka ngayon, may bahagi ako dyan. Pero hindi ko na yun isusumbat sa iyo. Pero kaya ang pakiusap ko sa iyo, siya ay iyong tanggapin. And verse 20, ipinakikiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Biruin nyo, sa colloquial word, ibalato mo na sa akin ito. Yung pagpapatawad mo kay Onesimus, yung pagtanggap mo, ibalato mo na sa akin ito. Tingnan mo na lang yung ating pagsasamahan. Sabi pa niya, pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Biruin nyo, pagka meron palang pagkakasundo sa pagitan ng dalawang tao, mga kapatid, nagbibigay ng kasiyahan yan sa lingkod ng Diyos. Alam nyo, ang isang devoted friend, hindi kanyan ilalayo sa Panginoon. Ang isang devoted friend, hindi kanyan pahihindian para sa Panginoon. Ang isang devoted friend, lagi kanyang ilalapit sa mga prinsipyo ng ating Panginoon. So, makikita natin yung trust, no, ni Apostol Pablo kay Philemon. Hindi siya assuming. Sa verse 21, lubos akong naniniwala. Ito yung trust niya. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa nga rito. So may extra mile. Hindi sinabi ni Philemon, no, Apostle Paul, ha? Assuming ka. Ha? Hindi eh. May trust. Buo ang tiwala ni Pablo sa kanyang kaibigan. Ito pa sa verse 22. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan. Parang demanding pa, no? Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makakabalik diyan gaya ng inyong idinadalangin. Alam niyo po, pagka sa relationship, pag lumalalim eh, totoo naman yan, hindi na ho nakakahiyaan eh, di ba? Talagang at is na sa bawat isa, yung bang talagang familiar na sa bawat isa, open na sa bawat isa, nasasabi na yung gustong sabihin. Di ba, ganun po tayo sa mga kaibigan natin, hindi na tayo hesitant na magsabi, minsan kahit meron kang kailangan, alam mo na maiintindihan ka kasi devoted friends eh.
alam mo na maiintindihan ka. Pero pag walang relationship, sabihin mo to sa kanila, ay sigurado may pagkakalagyan ka. Relationship matters. At ang relationship, una, nakabuild sa love. Pangalawa, nakabuild saan? Nakabuild po ito sa nakabuild ito sa acceptance. Nakabuild din po ito, mga kapatid, sa prayer. Amen? At nakabuild ito sa openness. Relationship matters. Kumusta ang relasyon mo sa ibang tao? Kumusta ang relationship mo sa kaibigan mo? Ikaw ba ay nakapag-establish ng malalim na relasyon sa kanila? Yung relasyon na hindi ka na mahihiya. Yung relasyon na pag ikaw ay nagsabi, alam mo, hindi ka mapapahindian, lalo na sa ngalan ng pag-ibig. Yung relasyon na kapag nag-speak ka sa buhay nila, kahit gaano kasakit, matatanggap po nila. Kagaya nawa ni Paul and Philemon, makapag-develop tayo ng isang malalim na ugnayan sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa ating pamilya, o sa iba nating mga kaibigan, saan man lugar, dito po sa mundo. In Jesus' name, amen. Let's go out, mga kapatid, at mag-build ng maganda at malalim na relasyon sa ibang tao. In Jesus' name, amen, amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga devoted friends. Salamat sa mga devoted people. Salamat sa mga anak namin sa pananampalataya that we can speak in their lives, Lord. Walang hesitation. Minsan walang boundary. Basta sa ngalan ng pag-ibig, Panginoon, natatanggap. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ma-develop ang mas malalim na relasyon. Lalo na po sa amin, sa church. Magkakapatid kami sa pananampalataya, Panginoon. Nawa katulad po ni Pablo na namagitan between Philemon and Onesimo. Nawa kami din makita namin ang aming mga sarili, Panginoon, na nasa gitna ng mga taong maaaring nakikiskisa, nag-uumpugan, mga taong merong mga different principles. Pero kami po ay nagiging way, nagiging bridge para sa kanilang reconciliation. I pray, Father, today na ang pahalagahan namin ang relasyon, Panginoon, at makita namin ang napakagandang ginagawa nito sa aming mga buhay. Salamat po kung meron man, Panginoon, mga kaibigan na nakakalayo, mga kaibigan na hindi nakakaintindihan, Panginoon, dalangin namin ang isang relasyon na maitayo sa pag-ibig, maitayo sa panalangin, maitayo sa openness, at maitayo, Panginoon, sa acceptance, O God. Purihin ka, Panginoon, and we just pray, Lord, sa linggong ito, sa aming prayer and fasting, samahan mo po kami sa aming mga panalangin, sa aming mga concern, ganun din sa mga kapatid namin na may karamdaman. Panginoon, patuloy, God, ang kagalingan ay dumari po sa kanila. Sa mga kaibigan namin na mayroong sakit, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa amin, Lord God, na mag-speak sa buhay namin, mag-support sa amin, Lord, dinadalangin po namin sila sa iyong mapagpalang kamay. Salamat po, Ama. At ngayong tanghaling ito, ang biyaya mo ang sumagana sa aming lahat. Lord, biyayan mo kami ng isang mapagpalang linggo sa kabila, Panginoon, na kami muli na sa panibagong protocol na dapat po naming sundin. In Jesus' name, amen, amen. God bless you, mga kapatid, at patuloy po tayong mag-ingat, at patuloy po na maranasan po natin ang isang malalim na relasyon, hindi lang sa ating kaibigan, kung hindi higit sa lahat, sa atin pong Panginoon. In Jesus' name, amen.